Welcome back again sa aking YouTube channel. And it's me again, Mutia Daliling, ang plantito from Davao City. Kumusta po kayong lahat? Today is Monday and we have no event for today, guys. Nandito lang tayo sa bahay sa buong, ay hindi pala buong maghapon kasi ginawa ko kanina is pinasyal ko yung baby boy ko. Yes, yun nga, magsisingit lang ako ng clip sa video na ito para sa ginawa nga namin kanina ng dalawa, naming dalawa ng anak kong lalaki. So, today's video, guys, is yes, magpo-propagate po tayo ng guys ng Syngonium aurea. And ayan, hindi na natin ito patatagalin, guys, kasi hapon na. It's already 5 o'clock in the hapon. Diba? Ito yung ating Syngonium aurea, guys. Hindi siya naka-full, guys. Hindi ko siya nalagyan ng full. Hindi kasi ako nakabili ng full. Kanina ka sana is pumunta sana ako sa 3G Garden dito sa doon sa May Kabantian. Pero sad to say, naka-close po sila ngayong araw. So naka-close po sila ngayong araw na ito. So hindi ako nakapasok sa loob ng garden. So yun nga, ang balak ko sana bibili sana ako ng pot and also the full. Pero yun yung nakita, wala nga, since sarado nga, wala tayong magagawa. Sarado yung shop. So, eto na siya ngayon, guys. Ayan. Gusto ko siyang ipropagate kasi ang taas na niya. Ayan. And gusto kong mabigyan ng... Nakikita niyo ba yung aerial roots niya, guys? Sobrang ang dami na. Yan yung mga aerial roots niya, guys. Sobrang ang hahaba na. Gaya nito. Yeah. Kailangan na talaga siyang ipropagate, guys. Kasi parang hindi na tama. Ito lang yung... simula, yan, guys. O, yan yung roots niya. Lumagpas na sa ilalim. Parang hindi na tama na ito pa yung paglagyan natin sa kanya. So, yan, ang bala ko sa kanya is ipropagate ko. Hindi ko alam kung ilang cuts ang makukuha natin dito. Pero, sana ay makarami tayo. And gusto ko sana is magkakaroon tayo ng maraming Syngonium aurea. Kasi eto siya ngayon is medyo pricey pa din siya sa market. Pero, kapag one leaf lang, syempre, makakaless lang tayo. Nabili ko to last time, guys, sa halagang 350 pesos. 4 leaves pa yon. Pero eto na siya ngayon. Ayan, may vlog din ako about doon, guys, sa pagbili noon. So, sa nagtatanong, guys, kung ano po ba daw ini-soil po daw for the Syngonium aurea, ang masasabi ko lang po talaga doon, guys, wala po akong ma-i-share sa inyo na nagamit ko na soil for Syngonium aurea. Kasi nga, itong soil na gamit ko neto is, ito pa yun nung pagbili ko pa. Pero ito siya, guys, oh. Meron siyang garden soil, meron siyang pumice. Ayan, meron siyang pumice, guys. Ito yung pumice. And meron din siyang ipa ng palay. Yun yung nasa pot niya na hindi ko pa siya pinalitan ng soil. Sa ngayon, ang gagamitin ko, guys, na soil is the garden soil. Yun lang naman talaga yung ginagamit ko. Ang halaman na meron ako, guys, the garden soil lang po talaga. Wala po akong marirecommend sa inyo na mga aroid mix kasi alam naman natin na pricey talaga yung aroid mix. Ayoko din kasi, guys, na nagga-garden tayo, medyo mapamahal pa tayo, di ba? So, ang ginagawa ko is yung kung ano yung meron ako dito, guys, yun lang talaga yung ginagamit ko for my plants. So, sana po is maintindihan nyo po. Ang akin lang po kasi is dapat hindi tayo mapagastos kapag nag-garden tayo. Yung nga, guys, para hindi tayo mapamahal. So, huwag na nating pilitin. So, ito na lang ano, kung ano yung merong soil ako dito, yun na lang po yung ginagamit ko for my other plants. Sa lahat naman talaga ng mga halaman, yun yung mga ginagamit ko. It's a garden soil lang talaga, guys. Ito yung ating Syngonium. Ilagay ko na lang dyan para medyo makita nyo. Alam ko medyo against the light yung video natin. Pero okay lang yan. We have no choice na tayo. Wala pa kasi ako, hindi pa ako nakagawa ng table dito sa garden ko, guys. But yun yung plano ko. Gusto kong gumawa ng table dito para may
area naman tayo kung saan tayo mag-propagate. And guys, wala na tong patumpik-tumpik pa. Ayan, so I think dito ko siya puputulin sa line na ito. Ayan, para dito din magkakaroon ng bagong sanga niya. And dito kasi is konti na lang yung aerial roots niya. So ayan guys, puputulin ko na siya. Just like the, just like sa ibang mga halaman. So then, just like the putos, ganun-ganun lang din ang pagpropagate netong si Syngonium aurea. Ayan na siya guys, yung natira. Titingnan ko muna kung ilan yung makakat natin dito sa cuttings na ito. Ganito yung kataas yung nakuha natin guys. Sobrang haba na talaga. Yes, one leaf. Maraming aerial roots guys. One leaf is one cut po tayo dyan. One. And ganito lang guys. Sobrang simple lang po mag-cut ng propagate ng Syngonium. Ito siya guys is walang dahon dito na banda. I think na dead siya. So dito ko na lang siya ikakat. Yeah, dito ko siya ikakat sa may bandang ibabaw. And ayan, and ayan, sobrang ang bilis lang guys ang aking ginagawa. Ayan. One leaf every node. Ayan. And eto siya. Naaalanganan ako ikat dito banda guys kasi ang liit pa ng aerial roots niya. Yan, nakikita nyo ba yan? Medyo green pa yung aerial roots niya. Ito na lang yung ititira ko. Ito yung aerial roots. Ito yung itatanim natin, guys. So, ayan. So, hi, guys. Wala tayong boses. Yan nga, tapos ko na siyang na-propagate. Nakakagawa tayo ng one. Ito siya, guys, is dalawang dahon. Ito siya. Or dalawang node. Yan siya. So, it counts with two stems. Yes, 2, 3, 4, 5, 6. So, nakagawa tayo ng 6 na cuttings. Pero, ito yung pinaka-mother niya, guys. Yung pinaka-malaki yan, yung pinaka-mother. Pero, ayan, since nabuboard ako sa kanila, oo, dumami sila. Pero, yung mother plant naman niya, medyo kumonti siya, guys. Napapangitan ako. Well, nakatingin ako sa kanya. Medyo pumangit siya. Kaya ang gagawin ko today, or ang gagawin ko sa kanya is, ipag-isa ko sila sa isang pot para magkakaroon tayo ng Syngonium aurea na very lush. So, yun yung gagawin ko today, guys. Or, yun yung gagawin natin. Sabagay, marami naman talaga siya. Marami na siya. Pero, yun nga lang is, parang dumami siya pero ang board niya tignan kasi yung mother niya is 5 leaves na lang and gusto ko sanang mapalash pa talaga siya as in yung mapalash pa natin yung ating Syngonium aurea kasi ang ganda nito guys kapag super lush na siya. So yun yung gagawin ko, ipag-isa ko sila sa isang pot and let's go, let's do this. A few moments later. Yes. Okay, ayan na siya guys. Tapos ko na siyang nailagay sa isang pot ng ang ating Syngonium aurea. Yeah, ayan na siya guys. Isang pot na lang siya. And meron siyang 6 cuttings and yung pinaka-mother yung nasa gitna. Lalagyan ko na lang siya dyan ng lalagyan ko na lang siya dyan ng pool talaga para meron na tayong makakagawa na tayo ng isang tower ng Syngonium aurea. Syempre, with the lush version, hindi na tayo nung isa-isang stem lang. So, yun yung goal ko dito, guys. Mapalush natin siya. Kaya, ang ginawa ko, kinating ko siya every leaves or bawat dahon, isang nodes. Yes, isang puno po yan siya. And sure ako, sure naman ako na mabubuhay na ito siya, guys, kasi bawat node is meron na talagang aerial roots and so, syempre sobrang ganda na ng aerial roots niya guys dito sa ating every node na meron siya or yung kinat natin na node. So, yung ginamit ko na soil, it's a garden soil pero sinama ko pa din yung soil ng pinaka-mother natin which is, yun pa yung soil na, yun pa yung binili ko kasama pa yung halaman na ito, yun pa din yung soil niya.
And ngayon is dinagdagan ko na lang ng garden soil. So, once again, wala po akong marerecommend na soil for you guys kasi hindi po ako gumagamit ng aroid mix kasi we have no budget for that. Sa ngayon is I am using this garden soil. So, para hindi din tayo mapamahal, guys. So, garden soil lang muna yung ginagamit natin. Hindi lang muna, talaga yung ginagamit ko bawat plant. So, yun na siya, guys. And sana ay may natutunan kayo sa vlog na ito. And sana ay na-enjoy nyo ang vlog na ito. Thank you so much for watching. And this is me again. Mutia Baliling ang Plantita from Davao City. If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now and play. Please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload in new vlog and new video. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. The bush and paalam. Bye. Bye, guys. Thank you so much for watching.